I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Ating kaliwa ay andyan po makikita niyo, tanaw niyo ang bundok ng Carmel Mountains. Dahil isa dyan ay meron po kayo makitang bahay na maliit sa pinakatuktok, that is monastery, mga kapatid, one of the highest mountain ng Carmel, mga kapatid. So ayan, mag-retouch na kayo ng konti para hindi sumakit yung inyong ulo, meron kayo ng tubig. Ayan. Hindi ko lang, naubos na yata yung soft drinks natin eh. Mag-picture lang kayo, tapos hindi nyo alam, sayang. So, at least sa trip na to, malaman nyo yung reason bakit dito dinaray yun ng mga pilgrims and bakit merong monastery dito sa tuktok ng bundok ng Carmel. So, nasa entrance na po tayo ng simbahan. Lobat na. Kanina energy na energy pa kayo. Energetic pa kayo kanina. Hi. Hola. From Mexico. Kanina. From? 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 From Alaska. From? Mindoro. From where you're from? From? Thanks, from? Pagasinan? From? USA. Nalibad ka? Kamusta na po kayo? From? Bukarto! Mukhang bagong gising ah! Oh, magsalita ka na. Hindi, bigyo po. Kamusta po kayo? Kamusta ang day off? Channel 7. Nakawala yung isang tinitabi. Kamusta ang day off? Nakaka-relax. Sobrang ganda sa... Nakapasal ng aming ito. Hindi ka naman naligo ah. Hindi ako naligo kasi, alam mo na. Ay, ikaw, kamusta ang iyong day off? Ayun, mabuti naman po, masaya. Ikaw, just naman, malator na sila. Mainit eh, no? Mainit. Ay, napakabuti po! Natanggal yung mga kalyo sa paa, kinain ng isda. Sa massage pa. Sobrang enjoy. Sobrang enjoy. A few moments later. Okay, hello kabilab. So, dito na po tayo sa entrance ng Almucraca Carmelite Monastery. So, tara, pasukin natin kung anong meron sa loob. Hello! Kamusta kayo mga kapatid? I'm asking for a little time sa inyo. So this is our last place. So mamaya bibigyan ko kayo ng time. Kung gusto nyo mamili ng souvenirs, meron po dyang shop. And then pwede kayo makapasok sa chapel nila. And then later on you could go up there sa panoramic din nila mga kapatid. But welcome po sa tinatawag nila na Mukraka. Mount Carmel or monastery mga kapatid. So ito po yung isa sa mga binibisita po ng mga tourists dito po sa Haifa, no? Sa Israel, because of one of the great story happened in the Bible mga kapatid. So ang story na yan ay makikita po sa 1 King 18. So, sabi ko nga mga kapatid, ang mga lugar na ito nagiging mahalaga lang biblically because there are stories in the Bible that we could learn something. So sabi, kasi may mga tao dito ngayon na minsan, may mga pilgrims na pumupunta dito, they just take pictures and they leave mga kapatid without knowing the real story happened here, no? Sayang. So kaya dito sa CRC, we are really
giving time na hindi lang kayo makapag-picture, kundi maintindihan nyo yung kahalagahan ng lugar na to. At least, lumabas tayo dito, we could take pictures, and then we could learn something from the place, mga kapatid. No? Pwede nating maipasa sa mga tao na magtanong, ano yung mukha ka? So at least we could share something. So, bakit po ito naging mahalaga? Because in the Bible, in 1 Kings chapter 18, dito po nangyari yung isa sa labanan or contest, mga kapatid, between the real God of Elijah and fake God of during that time, si King Ahaz. Yung Ahab, sorry. Si King Ahab po yung kanilang hari. No? So, during that time of Elijah, si Elijah po isa pong propeta ng Panginoon. Siya po ay namuhay dito sa mostly yung kanyang ministry dito po sa Carmel. Okay, during that time, ang Israel po ay iba na po yung hari, di ba? Kanina si King Saul. So, there are times, ang dami na nagpalipat-lipat na hari, at isa po sa mga naging wicked na hari, mga kapatid, ay si King Ahab. Okay, kasi isa po yung, dahil siya naging wicked, dahil na rin po sa kanyang asawa, mga kapatid, si Jezebel. So, si Jezebel, siya po yung isa sa, itong turing ng Biblia na isa sa pinakamasamang reyna, mga kapatid, na nabuhay dito po sa Israel. No? So, ano nangyari? Dumating yung hari na ito, mga kapatid, especially si Jezebel, inintroduce ni Jezebel yung bagong Diyos, mga kapatid, instead of the God of Israel. So, yan po ay si Baal and si Asherah. Mag-asawa po yan. No? So, kaya ang ginawa ng mga tao, mga kapatid, syempre, since the king are worshiping other gods, these people are also started to serve this kind of gods. So, nagalit po yung Panginoon, mga kapatid. So, kaya, ang ginawa niya, nagpadala siya ng isang tao, his name is Elijah. Kaya nga po ang tawag sa kanila, propeta. Pag sinabi na propeta, they are God's messenger para mag-send ng babala sa Panginoon, sa mga tao. Dalawa lang yung dinadala ng isang prophet. Nagdadala sila ng magandang balita or masamang balita, mga kapatid. And during this time, Elijah is bringing a bad news to King Ahab. So, sabi ng Panginoon, it's time for you to go there at as my mouthpiece and you tell this to Ahab. So, syempre, bilang isang prophet, pumunta sa kay King Ahab, sabi niya, ito yung sabihin mo, sabi niya, because you are worshiping other gods, I am so angry with you, that's why for 3 years, no? Hindi uulan. No? 3 years. Hindi magkakaroon ng ulan dito sa bayan ng Israel because of your disobedience. So ang ginawa, mga kapatid, no, nagalit syempre si King Ahab at si Jezebel. So ang ginawa na ni Jezebel, umuli si Elijah, gusto niyang patayin, mga kapatid, si Elijah, pero ang ginawa ng Panginoon, tinago siya, no? So nagsimula yung famine, mga kapatid, nagka-problema dito sa buong Israel, nahirapan silang kumain, ang sinisisi nila si Elijah, kasi siya parang siya yung naging messenger, no? So yun nga, inahanap ni Jezebel kasi sabi niya, hanapin talaga kita, papatayin kita dahil sa ginawa mo. So God hide him, kaya nga nagtago siya sa tinatawag na Brook Cheret, no? Hindi na natin alam yung location niyan at tinulungan siya ng Panginoon by sending ravens, yung mga uwak, at meron siya doong dry brook na nakakakain siya, mga kapatid, no? But 3 years passed, mga kapatid, ito yung nangyari. Sabi ng Panginoon, Elijah, it's time for you to go out. Okay? Alam ko yung mga tao nagre-reklamo na kasi 3 years pa naman, they are having a problem. Sabi niya, ano nangyari? We have serving Baal and Asherah, pero nagkakarapaming tayo. Ano nangyari? So sabi ng Panginoon, it's time, no? Ando na yung consequence, pero it's time for you to go out. Kaya nung ginawa ni Elijah, mga kapatid, kahit na natatakot siya, he faced King Ahab, and sabi niya, meron naman akong message, you know? No? Pero si Ahab, mga kapatid, galit na galit kay Elijah. Sabi niya, asan ka nagtago? Ikaw yung may kasalanan. Bakit nagkaroon ng famine dito sa Israel? Pero siyempre, nirebute ni Elijah, sabi niya, huwag po akong sisihin, and the mountains of God. At bakit nagkaroon ng famine dito, tagutom? It's because you serve other gods rather than the gods of Israel. So sabi ni Elijah, kaya ngayon, I am here because let us witness, patunayan natin sa mga tao na ito, no? Kung sino talaga yung tunay na Diyos. Let's have a contest, sabi ni Elijah. So let's come to the place there in Carmel, in isa sa pinakamataas sa bundok. Nung kita natin, mga kapatid, this is one of the highest place. Dito, di ba? Sa baba pa lang, kitang-kita na yung Carmelite. Nakita niyo sa bus? Kitang-kita yung place na ito. Sabi, let's go here and let's have a contest. Sabi niya, ang gawin mo, Ahab, kasama si Jezebel, bring all your prophets
the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah, i-combine nyo yan, 850 against me. Elijah, mga kapatid, di ba parang ang hirap? Unfair. Parang hindi lugi. Kaya sabi niya, let's have a contest and patunayan natin kung sino talaga yung totoong Diyos. Yung Diyos ko na sinasamba or the God you are serving. So, sabi niya, ano yung contest? Sabi niya, dito sa place na to, let's build an altar. Parang ganito na altar, mga kapatid. Okay? Gawa tayo ng altar. Ang gawin nyo, gawa kayo ng altar nyo. Gagawa ko ng altar and then let's patay kayo ng hayop. Papatay din ako ng hayop. And then, you laid it in the altar. And then this, you pray to your God. If your God answer your prayers, mga kapatid, to send fire on those sacrifices, I will believe that your God is real. And the people will know also na totoo yung Diyos nyo. Diba? Sabi niya, you pray that God in heaven will send down fire from heaven and consume all your sacrifices. Same din sa akin. I will offer sacrifice and pray. So sabi ni Elijah, okay, para maayos, since na marami kayo, kayo yung mauna. So it was, I think it was noon, mga kapatid. Noon time. Ganitong tapat. Inalaw, mga kapatid, ng ni Elijah, pinauna niya yung mga prophets. So nagganit, nagawa sila, nagpatay sila ng ano. And then they start praying here, mga kapatid. They start dancing. Praying for the fire in heaven. Pero, wala po silang nakitang apoy. Kaya sabi ni Elijah, baka kulang pa. Kulang pa yung sayaw nyo. Sayaw pa kayo. So, sumayaw pa sila. Sabi niya, baka natutulog pa kasi tanghaling kapatid. Laksan niyo pa, sabi ni Elijah. So, kaya grabe yung ano nila, mga kapatid. Iba, 800, no? Ang dami. And then, there's so many people surrounding here. Hindi lang po dito, kundi sa baba, nakakita rin. Alam nila na may contest dito. Sabi niya, lakasan nyo pa, baka natutulog yung Diyos nyo. Baka magigising na yan, siesta. Di ba? So, until such time, mga kapatid, that naintindihan na nilang ikakat yung kanilang mga skin para lang marinig yung panalangin nila. But, wala man lang apoy, mga kapatid, ng galing sa langit that consume their sacrifices. So ito po ay hapon na. No, naabutan sila, binigyan talaga sila ng time ni Elijah. Okay, tapos na kayo, napagod na sila. It's my turn. So sabi ni Elijah, okay, ang ginawa niya, hindi ko alam kung paano siya, siguro Elijah is strong. Kasi nga isang paano niya kinuha yung offering niya, mga kapatid, no? Baka kasing laki ni Kuya Chris. No, paano niya? Kasi mag-isa lang niya, mga kapatid. Ang ginawa niya, he built up 12 piles of stone, mga bato, mga kapatid. Inano niya? And then nilagyan niya ng dinig niya sa palibot kanal. Ng parang kanal. Nilagyan niya ng kanal and then nilagyan niya ng tubig, mga kapatid. Not only that, nung nilagay niya yung mga meat, he pour also water, no? Pati sa bato, mga kapatid, talagang ano sa tubig, no? Babad na babad sa tubig. At ito, sabi ng mga scholars, alas 6 na itong matatapos. Kasi yung alas 6, it's time for them to pray, I think, di ba? Prayer ng mga Jewish. Alam nila na pag may maganon, alam nila that this is a time for the Jewish prayer. Diba? So, gabi na yun, mga kapatid, hapon na, that's why Elijah started to pray. Sabi niya, Lord, this time, no, for tears, these people worship other gods. But now, Lord, sabi niya, let them, show them to all these people and to all these prophets that the God I am serving is the real and living God. Sabi niya, Lord, please, send fire from heaven and consume all my sacrifices here in this place. You know what? After that prayer, mga kapatid, sabi ng isang scholars, 30 words lang yan ang prayer ni Elijah. They immediately saw a fire coming out, the heavens open, and the fire came down, mga kapatid, and consumed all the sacrifices. Hindi lang po yung sacrifices na sunog, pati yung bato, pati yung tubig, mga kapatid, was dried. Ganun po kagakaano yung fire, no? That came from heaven. Nakitang-kita po ng mga tao nang sa palibot nila that God answered the prayer of Elijah. Hindi lang po yung mga tao dito, mga kapatid. Even those people from afar saw this place that when the fire came out, it was Elijah who are praying. Why? Kasi alam niya, Jewish Elijah, mga kapatid, and that is the time of prayer. Nakita nyo? Nakita ng mga tao, whole Israel. Kasi nga, this place, mga kapatid, kita mo yung Israel, buo. Malayo pala, makikita mo. Crossroad ito eh. Andiyan yung Megiddo. Diba? So, makikita mo mostly ng mga malalayo. Once na mayroong something dito, makikita po ng bawat isa. So, during that time, mga kapatid, God showed His power.
God showed that He is the living God on this place. That's why, nung makita po ng tao, nung wala na silang masabi, He is the real God. People said, He is the living and real God. No? At they agreed. Kasi nga, nakita nila mga kapatid, the sign. No wonder. Alam mo naman sa kanya, sindihan yung puspuro at basang-basa. Para nga hindi sila magreklamo. Di ba? Yung iba, pag mga ano, oh, may ano yan, daya, baka mayroong ano sa ilalim. So talagang sinecure ni Elijah that his sacrifice is very wet at basa at wala man lang halong biro yun. That fire really came from God. Nung makita ng mga tao, mga kapatid, they believe and they reject the God of Baal and Asherah. Ang sabi ni Elijah, now, 40 years, you don't worship the Lord. It's time for you to revenge, no? Sabi niya, kasi ang ano ng Panginoon that time is to kill all those people who are worshiping other gods. Grabe mga kapatid, God is a jealous God. So pinatay nila mga kapatid, no? And that is one of the great testimony that happened here, no? So ano yung lesson mga kapatid na makuha natin? Sa mundong ito, ang dami na po mga Diyos, di ba? But the God of the Bible is the real and living God. Hindi na po natin kailangan. Minsan kasi yung mga tao, kagaya tayo ng mga tao na naghahanap pa tayo ng sign para lang maniwala sa Panginoon. Di ba? You always ask for sign for believe. Kagaya ng mga Israelites, kailangan pa nila maghanap ng grabe na matibay na sign para sila yung maniwala. But the Bible said, mas mapalad ang mga tao na kahit hindi nakakita ng sign, they believe. No, kasi minsan, we bago tayo, Lord, magsaserve lang ako sa iyo, kung makita ko yung sign na pinag-bless mo ako, iganito mo ako. No, that's why, ang tagal na muna dito, pinag-bless ka na, hindi ka pa rin sumusunod sa Panginoon, because you are still asking for sign. No? Ang gagawin natin. But, sabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga tao, na kahit hindi sila nakita ng sign galing sa Panginoon, they still believe. No? So, who is your God, mga kapatid, during this time? Are we still believe in the God of the Bible that He is so powerful and He is powerful enough to destroy all the challenges na dumarating sa buhay natin, no? So, I hope and pray that this place, mga kapatid, maging ala-ala, no, na totoo po yung Diyos. Kasi ang dami na pong tao ngayon, hindi po naniniwala sa Diyos. That's why wala na po silang takot magawa ng mali, kasalanan. But believe me, mga kapatid, there is a real God that can save us from our sins. And syempre, there is a God that is a just God that can condemn us also sa ating mga bagay na ginagawa, mga kapatid, sa huling araw. No? Yes, God is merciful, God is gracious, He even tolerate us, He allow us to commit sins, but darating yung time, mga kapatid, there is a coming judgment that hindi mo kayang isantabi yun. No? Kaya everyday God is giving us a God of many, God is a God of not just of second chances, the God of many chances, mga kapatid. That's why it's my prayer. Yes, we are imperfect, we're not perfect, all of us are sinners. That's why hindi tayo pwede magtingin sa, ikaw makasalanan ka. Pwede lang natin matingnan, mga kapatid, yung sarili natin. Diba? How imperfect we are, that indeed we really need God to change us. No, I pray talaga na darating yung time, kung ikaw ay malayo sa Panginoon, darating yung time that you start walking closer and closer sa Panginoon. Kahit pa unti-unti lang, mga kapatid. No, ikaw lang nakakaalam yan, baka malayo ka na sa Panginoon ngayon. So, I believe, kung ikaw ay mag-isa na lang, you will realize that, no? If the Lord is touching you, no? So, sana dito ang Israel, ang mga places dito, mas lalong mailapit tayo, mga kapatid, sa tunay na Diyos na nasa Bible. Amen? So, tayo pa ito ngayon, mga kapatid. Let us all stand. Mag-pray na lang tayo dito. So, Father, we thank you for today. For this wonderful time, that before we end this trip, we want to say thank you, Panginoon, on this place. That indeed, there is a living God, Panginoon. Totoo po yung faith namin. Totoo po yung Bible, Panginoon, na meron pong Diyos na gumagabay sa amin. The God who created this world. Everything na nangyari sa mundo, Panginoon, is without, hindi, ay meron mga dahilan, Panginoon. Only this to keep on trusting. Lord, if there are person here right now na nag-struggle, and alam niya na marayo siya sa inyo, Panginoon. In the name of Jesus, I pray na unti ninyo pong i-remind that every day is a great day to make things better, Panginoon. Yes, yesterday ended last night. If whatever sins, kasalanan na aking ginawa, Panginoon, it's already done. And today is another day to make things better. Salamat, Panginoon. You are so merciful and gracious sa amin. Buhay, the world are condemning us, but Lord, ikaw, hindi niyo kami kinukondemn. Rather, you still extending your hands and willing to accept us
even kami po ay patuloy na nagkakasala sa inyo. Salamat Panginoon, continue to bless us here in Israel, and nawa po ang mga places na ito ay mag-silbing aral at may sa puso namin, and makatulong na malaki sa aming spiritual na buhay, Panginoon. We love you, Lord, and we commit all these things in Jesus' name. Amen. So maraming salamat mga kapatid. So okay, kabilabs, kung gusto nating umakyat sa taas para makita ang 360 ng Israel, dito po ang daanan. Dito po, sa gilid. Yan. Hanapin natin yung bilihan ng souvenirs. A few moments later. Since mataas ito, no? Ito yung isa sa mga lookout na napakagandang puntahan mga kapatid, para at least may experience mo na makita talaga yung mostly ay 360 degrees ng Israel. Napaka-amazing mga kapatid. Lalo na yung lambak ng Megiddo. Kita niyo mga kapatid, papakita ko sa inyo. Yan yung Megiddo, yung isa ka yan. So ito yung kalawakan ngayon sa ang sabi kasi yung Megiddo tinatawag po yan na Jezreel Valley, or in Hebrew it tinatawag po yan na meaning God planted. So kung titingnan niyo yan, until now Megiddo is the breeding basket of the land of Israel. Kumbaga, yan po yung isa sa pinakamalawak na taniman ng bansang Israel, no? Kaya lahat ng mga tanim nakikita niyo. At syempre sa Bible very biblical din yan, kasi diyan din po mag-iipon yung mga nations that will be against Israel. Lalabanan daw nila yung Israel, pero sabi ng Panginoon, God will continue to protect this land, and He will destroy all the people here hanggang sa dumanak yung dugo, hanggang sa ilong ng kabayo. So ganyan po kadugo mga kapatid yung prophecy na sinabi sa Bible. So yung mga nangyari dito sa Israel, yung mga labanan dito, mga digmaan, it is just a little war compared sa mga gera na paparating mga kapatid. Nakakatakot actually the prophecy, but nakita naman natin all countries are preparing to war. Wala, yung Pilipinas lang yata yung kahoy pa rin yung dala. But it's the reality, because we are going to World War 3 mga kapatid, which is also prophesied in the Bible. So ang ganda, puntahan nito, puntahan nyo po mga kapatid. So puntahan nyo po mga kapatid yung lugar na to, Carmel Monastery or Moraga, dito po sa Carmel, Haifa. Back to you. Pas, naalala mo yung pumunta tayo ng Nazareth, saan yun? Nakita natin na Megiddo. Doon yun? So Nazareth na yon. Ayun, Nazareth doon. Kasi ayun is Mount Tabor. Ito yung sa likod, yung bilog na yun, Mount Tabor. Diyan yung Nazareth. Yan ako. Doon po yung Nazareth. Nasaan po yung Haifa? Dito, sa likod. Doon yung Haifa. Ito, Nazareth. Ayun. Okay. Mount Tabor, ayun din, straight din. Okay. Pastor, yan ang gabi yung kayo, yung mga araw-araw na yan. Yan, Nazareth. Mount Hermon, ibig sabihin, pagkaya mo na Mount Hermon, that is north, south, west, east. Ganda dito. Sige, sunod ako.
Biyok ng Mount Gilboa doon. Megiddo dito. Jerusalem. Ramat Hashofet. Kibbutz Dalia, Tel Aviv, Netanya, and Caesarea.